siya nagtungo matapos ng pagpatay kay Dalas Alas. Na-confine siya dito dahil daw sa alta presyon na tila nawala nang nakapagpiansya na siya. Maraming tanong kung ano nga talaga ang nangyari. Dinepensahan lang ba ni Leviste ang sarili o may balak ba itong patumbahin ang matagal ng tauhan na si Dalas Alas? Pinilit namin kuna ng pahayag si Governor Leviste, ngunit tanging ang kanilang abogado si Attorney Henry Capela ang humarap sa amin. Yung issue na yon kung ito ay homicide o hindi, ay nasagot na at nakonsidera na ng piskalya ng Makati. Siya mismo ay magpapatotoo kung ano nangyari upang linisin ang kanyang pangalan. Ayon sa aking paninindigan. Mayaman at ma-impluensya si dating Governor Leviste, kaya marami ang may hinalang baka mauwi lang ang lahat sa wala. Tulad ng mga maraming nakaraang kaso kung saan sangkot ang mga mayayaman o may mga impluensyang tao. Hanggang saan kaya lalaban ang pamilya de las Alas? My deepest condolence to the family of my departed friend and wish that you could build from the ruins of this unfortunate incident. Kung in-offer ka ni Governor Leviste na settlement out of court, na huwag mo nang i-pursue yung case at bibigyan kita ng 10 million pesos, okay ka na ba? Hindi po. Gusto po namin ilaban tong kasong to. Do you want justice for your dad? Oo, kami yung namatayan, kami yung naapektuhan eh. Supposing he offered you 20 million? Ano pa rin po? Kung may laban kami, gusto kong ilaban eh. May laban ba sila? Well, siyempre, meron. No, sa yung palagay, seriously speaking, may laban? You think, yes. Laban, nakita nyo ang lahat ng ebidensya? Although it's gonna be hard because they have the resources. Saka, dito po kasi inamin na nung suspect na siya ang pumatay. So it's up for them to prove that it's justified. Kung merong justification sa pagpatay. Aha. Gusto lang namin malaman yung katotohanan. Huwag po kayong aalis dyan, babalik po ang palaban. Iba't ibang pananaw, basta totoo. Na si Rafael de las Alas, exclusive nagpapatrol si Man Makapagal. Maraming iniwang tanong ang crime scene kung saan napatay umano ni Governor Tony Leviste ang kanyang senior executive assistant na si Rafael de las Alas noong umaga ng Enero 12 sa LPL Tower. At ito ang nais busisiin ng prosekusyon sa pagbubukas ng investigasyon sa kaso. Una, nakita sa nakalap na ebidensya na may dugo ang dulo ng baril na ginamit ni Leviste sa pagbaril. Ito raw ba ay talsik lang ng dugo o dahil binaril ng malapitan si de las Alas? And the policeman noted that there was blood at the nozzle of the gun of Leviste. Ikalawa, tanong din ng prosekusyon kung sila Leviste at de las Alas nga lang ba ang naroroon sa kwarto noon. Sa litrato kasing ito kung saan kitang nakasalampak ang patay ng si de las Alas, mapapansin ang mga nakapalibot pang silya sa tabi niya. May nakapalibot na apat o tatlong silya sa harapan ng lamesa ni Governor Leviste. Indicating na baka may nakaupo, hindi lang basta nakahilera, nakapalibot. Hindi natin alam kung saan si Governor Leviste nakasituate during the alleged conversation or argument, kung saan siya nandoon. Pangatlo, lumalabas sa resulta ng bullet trajectory, lahat ng bala pababa ang tama kay de las Alas. Kailangan daw ipaliwanag ni Leviste kung papaano niya binaril si de las Alas. Pero hanggang ngayon, walang isinusumiting affidavit si Leviste sa pulisya. All the entry wounds at the back of the head and the front of the face all are of downward trajectory. Walang statement si Governor Leviste kung saan niya binaril si de las Alas. Tumanggi din si Leviste na sumailalim sa paraffin test. A very important factor that we are pointing out, support. The policeman, in fairness to the Makati policeman, they requested Leviste to subject himself to undergo paraffin examination. But Leviste refused. But ang sinasabi nga natin sa court, the police should have insisted. Pang-apat,
Nais ding malaman ng prosekusyon kung naiputok din ni De Las Alas ang kanyang baril, pero hinihintay pa ang resulta ng ballistic examination ng PNP. Tuloy pa ang pangangalap ng ebidensya para sa investigasyon ng kaso. Maan makapagal, patron ng Pilipino. Ng totoo, kaugnay ng kasong pagpatay na kinasasangkutan ni dating Batangas Governor Tony Leviste. Tahasan ding inihayag ng anak ni De Las Alas na ayaw na niyang makita kahit ang anino pa ni Leviste. Nagpapatrol si Pinky Webb. Walang planong makipag-usap ang pamilya De Las Alas sa pamilya Leviste. Ito'y sa kabila ng hiling ni dating Gobernador Tony Leviste na bigyan siya ng pagkakataong maipaliwanag sa mga De Las Alas ang nangyari noong Enero a 12, ang araw ng mapatay niya si Rafael De Las Alas. Pero para sa naulilang anak na si Dina, wala na silang dapat pag-usapan pa. Kung labanan lang ng fair, lalaban yan eh. Lalaban yan eh. Ang naramdaman namin, sa tingin namin, hindi siya nakalaban eh. Hindi siya nakalaban. Wala siyang nagawa. Nabigla siya. Inamin ni Dina, tinangka siyang lapitan ng dating gobernador nang magkita sila sa korte noong isang linggo. Pero ni Anino ni Leviste, ayaw daw niyang makita. Hindi ako talaga handa na makausap siya, makaharap siya. Dahil yung nakita ko yung mga, o yung naririnig ko yung mga nire-report sa nangyari. Feeling ko dehadong-dehado yung dad ko eh. Parang talagang nakawawa siya, naapi siya sobra doon. Giit ni Dina, kasinungalingan ang pahayag ni Leviste na self-defense ang pagkakapatay sa kanyang ama. Apat ang tama sa ulo. Kung self-defense yun, isa o dalawa ka lang. Pero yung mapuruhan mo sa ulo, mabigat yun eh. Parang yung act na yun is nagalit siya eh. Hindi niya talagang binuhay yung tatay ko eh. Kasi kung homicide lang yun, pwede pa namin siyang mahabol, nag-aagaw buhay papuntang hospital eh. Ito sinigurado niyang ano eh. Hindi na siya makakalabas ng buhay sa kwarto. Wala rin daw katotohanan ang naging salaysay ng isang testigo na nagsabing nagpakuha pa daw ng alak si De Las Alas noong araw na nagkita sila sa opisina ni Leviste. Ayon kay Dina, hindi umiinom ang kanyang ama. Kaya't panawagan niya, huwag matakot magsabi ng totoo ang mga testigo at tulungan silang maresolba na ang kaso. Ang laki ng takot nila magsalita o magsabi ng totoo kung ano yung talaga nangyari during the incident. Kaya nga, gusto ko sanang humingi rin ng tulong sa kanila na sana may magkalakas na loob para ma-enlighten na nga itong kasong to. Thank you, Web. Patrol ng Pilipino. Antonio Leviste, sinimula na. Abogado ni Leviste, umalma! Darius Ramirez. Mensahe po raw na iniwan si De Las Alas sa kanyang apo dahilan na kaya po lalong pursigido ang kanyang pamilyang ipaglaban ang kanyang kaso. Exclusive, nagpapatrol si Maan Makapagal. Hindi pa rin mapigilan ni Dina De Las Alas ang maiyak tuwing maalala ang sinapit ng kanyang amang si Rafael De Las Alas na napatay umano ni dating Governor Tony Leviste sa kanyang opisina sa LPL Tower noong Enero a 12. Matapang ako, kaya ko to. Pero pag naiisip ko na gusto ko siya makasama, doon ako nalulungkot. Dahil wala na akong chance na makasama ko pa siya. Kung ang ibang kapamilya ay nawawalan na ng pag-asa, lalo pat naiisip nilang ma-impluensya ang kanilang kalaban, lalo lang lumalakas ang kanyang loob, lalo't may mensahe ang kanyang ama. Minsang magpakita ito sa kanyang panganay na anak. Ayon kay Dina, ikatlong araw matapos ilibing ang kanyang ama nang maalimpungatan ang kanyang 19 anyos na panganay mula sa pagkakatulog nang mapansing may papasok sa kanyang kwarto. Merong bumukas na pinto. Pagsilip niyang ganun, nakita niya yung lolo niya. Kitang-kita raw ng kanyang anak na pumasok ang kanyang lolo Rafael. Suot ang parehong damit noong mamatay ito. Lolo? Sabi niya, lolo? Tapos yung hahawakan daw yung paa niya, inano niya.